Ang microbial inoculant ay isang solid-based na microbial plant growth promoter. Iniibsan nito ang epekto na dulot ng mga di-organikong material na gamit sa pagsasaka. Isa itong pamamaraan ng pagsasaka na hindi gumagamit ng lason. More than 7 years ago, may Agri-Congress ang Department of Agriculture. Mayroon silang competition paano bulukin yung dayami. Naisip namin na mayroon kaming bacteria na ginagamit sa sewerage system na pag sumalat yung sewerage, di ba, kailangan tanggalin yung laman nun. Naisip namin yung bacteria na ginagamit namin doon, baka pwede siya doon sa mga dayami doon sa bukid. We found out na very effective pala doon, so nag-create na kami ng another formula using those bacteria na yun pala talaga, kaya niyang gawin yung pinaka-point ng Department of Agriculture. Hanggang sa ngayon, ang product na yun, yun na yung ginagamit natin na tinawag nating microbial inoculant. Tatlong klase po ng good bacteria yun. Yung po ay kapareho rin ang iniinom yun kung iniinom kayo ng yakult. Ang yakult po hindi ganas, kundi bacteria. Yan po yung good bacteria, probiotics, lactobacilli. Also the same as bacillus bovinus, isang bacteria nandun po sa amin sa microbial inoculant. Malaki po maitutulong ng MI. Hindi na kayo magsusunod ng dayami, gagawin nyo, ibabalik sa lupa, gagawin nyo pagpapa. Yan po yung tutunawin ng MI, 7 to 15 days. Hindi na pagpapatuloy, kailangan po subukan natin. Kahit ano pa itanim ninyo, kaya yan ay sinasabing hybrid, inbreed, o ano pa, pinakamagandang buto, pag sira po lupa ninyo, hindi tutubong magandang buto. Kung hindi po tayo susubo, wala po magiging resulta. Ang pangunahing layunin ng microbial inoculant ay ang madagdagan ng populasyon ng beneficial microbes sa lupa. Ito ang kauna-unahang organic certified fertilizer simula nang maipasa ang Organic Agricultural Act of 2010. So nung ginamit namin yung pinasubukan namin sa mga magsasaka, with 3 years namin ginagawa, nakita namin na very effective at talagang nakakatulong ito. Aside doon sa mga analysis, mga research na ginawa namin, na kinuha pa namin doon sa UP Los Baños, doon pa kami nagpapa-research. Continuous yan for almost 7 years. Sila mismo doon na nagpatunay, dahil sila din ay mga gumamit, maganda pala talaga ito. Ito pong microbial inoculant, ito ay consist ng mga good bacteria na kailangan ng ating lupa para ma-convert yung mga elemento na sinatawag nating nitrite into nitrate. Ito po. Pagkatapos yung ating lupa na karaniwang mga tigang na ay nagiging loosen o nagiging buhaghag gawa ng ating microbial inoculant. Ang ating pong products ay pwedeng gamitin kahit ang ating weather ay pabago-bago, gawa ng ito nga ay organic at nakakapagpaganda ng ating soil texture, naglulusen at yung mga microorganism na present sa lupa ay nadadagdagan. Wala pa po akong ginamit ng ibang gamot, hindi lang po yan. Dahil po kasi pagka po yung palay pala, matigas ang dahon, hindi po hahatake yung piste. Noon po kasing gumagamit ako ng abono, pagka po mag-abono na ako, mag-i-spray na po ako ng mga pesticide. Kung hindi po ako mag-i-spray, lahat po halos ng palay ko, kakainin ng ako. Pero po itong MI na to, dahil po sa katigasan ng dahon, at saka po yung puno, hindi po kagad makakain ng buhod. Ang importante lang po na layunin po ng Victory Global ay maipalaganap sa lahat ng Pilipino, kahit sa abroad, yung tinatawag po na organikong pagsasaka bilang pagsuporta po sa Republic Act 10068 para maipalaganap po yung hindi na paggamit ng kahit anong uri ng lasong kemikal. Nagiging dahilan bakit kung minsan makikita po natin pagsaing ka ng kanin, mamaya panis na. Dito po ang ginagawa natin is hindi na tayo gumagamit ng kahit anong lasong. Ang ginagawa po yung Victory Global Farming System, yung itinatransfer po natin. Layunin ng Victory Global Unlimited Systems Incorporated na palaganapin ang organikong pagsasaka na walang lason o kemikal. Sa pamamagitan ng microbial inoculant, mababawasan ang ating gagamiting kemikal na abono at pestisidyo at magiging kaunti ang binhing kakailanganin kumpara sa makalumang sistema ng pagsasaka.
Ito po ginagamit para po pang-condition. At sa pagtuturo ng makabagong unit ng simpleng sistema, mas mapapadali ang gawaing bukid dahil user-friendly ang pamamaraan sa paggamit nito. Isang kilo po itong full harvest microbial inoculant. Sa isang hektaryang palayan, ay gagamit ka lang po ng 3 kilo bilang land preparation. At ito po ay gagamit ka sa isang hektaryang palayan ng 2 litro nito. Hindi po sako-sako ang gagamitin mo. Ito na rin po yung magiging medium para sa integrated pest management. Magdadagdag ka na lang po ng konting amendment, magdadagdag ka ng suka para palayasin yung peste at sakit na nakatira sa lupa.